Hindi puhad lang ang giyera para ipagpatuloy na ilang batang bakwit mula sa Marawi ang kanilang pag-aaral. Pero ang isang batang Maranao tumigil sa pag-aaral dahil daw sa dinanas niyang diskriminasyon sa nilipatang paaralan. Mula sa Iligan City, narito unang balita ni Victoria Tulad. Sa murang edad, batid na ng 10 taong gulang na si Jelmy Parmada kung gaano kahalaga ang edukasyon. Kaya kahit lumikas na sila ng kanyang pamilya dahil sa bakbakan sa Marawi, pumapasok pa rin siya sa paaralan. Pangarap daw ni Jelmy na maging guro. Gusto ko kasi makatuto ng kahit ano. Gusto ko mag-aral para makatapos, para makatrabaho, makatulong ng pamilya. Hindi rin naman daw hadlang sa kanya ang kondisyon sa evacuation center. Pero sabi ni Jelmy, miss na niya ang Marawi. Ito ka na mabalik. Pero hindi pa tumigil. Bukod kay Jelmy, ilan pang mga batang mula Marawi ang pinipilit ding makapag-aral. Ayon sa Department of Education sa Iligan City, halos 4,000 ang nag-enroll sa iba't ibang elementarya sa lungsod. Mahigit 1,000 naman sa high school. Pero, libo-libo pa rin ang hindi makabalik sa eskwela. Ang panganay na anak naman ni Noriza, hindi niya tunay na pangalan, diskriminasyon ang problema, kaya tumigil na sa pag-aaral. Bukod sa pambubuli ng mga kaklase, hindi rin daw kasi nila nagustuhan ang sinabi ng opisyal ng paaralan. Tinatawag din silang mauti kahit hindi sila mauti. Everyday na lang sinasabi din sa kanila na yung mga bakwit pupils is separate from the regular pupils at saka students. So yun, naramdaman ng mga bata na hindi pala kami dito belong. Mahirap daw para sa inang gaya ni Noriza na makita ang epekto ng diskriminasyon sa anak. Ayaw na nga raw isuot ng bata ang kanyang veil. The reason why nga kaya ka nagpapakahirap para sa anak mo, tapos itatrato ng iba na hindi katulad nila, masakit yun, masakit. Nang pumunta ang GMA News sa naturang paaralan, sabi ng principal, hindi pa niya nakakausap si Noriza. Aalamin daw niya kung totoo ba ang kanyang reklamo at kakausapin para maresolba ito. Hindi naman daw ihihiwalay ang mga lumipat na estudyante mula Marawi sa iba pang mag-aaral. Tumanggi ring humarap sa kamera ang Schools Division Superintendent ng Iligan na iimbestigahan daw ang insidente. Iginiit din ng opisyal na ini-integrate ang mga estudyante mula Marawi sa iba pang mag-aaral. Para matugunan naman ang dami ng mga estudyante dahil sa displaced learners, ayon sa DepEd, nagdagdag na ito ng 73 guro mula Marawi dito sa Iligan City. Maaari rin naman daw kumuha ng iba pang teachers kung kakailanganin. Mula sa Iligan City, Victoria Tulad, GMA News.